Napilitan si Jess na lumuwas at makipagsapalaran sa Maynila nang padapain ng bagyong Ompong ang kanyang mga pananim sa Pangasinan. Ang dating magsasaka, isa na ngayong minimum wage construction worker. Natitira lang si Jess ng 300 piso para sa sariling panggasto sa pagkain dahil may bunkhouse naman para sa mga trabahador at ipinapadala na sa kanyang pamilya sa probinsya ang iba. Sa mahal ng pagkain, minsan hindi na raw siya kumakain. Yung sahod talaga dapat itaas nila para naman medyo makaluwag-luwag yung tao sa pag makakain man lang ng 3 beses sa isang araw. 320 pesos across the board wage hike ang hinihingi ng Trade Union Congress of the Philippines. Pero nang ihain nila ang petisyong ito noong Hunyo, 5.2% pa lang ang inflation rate. Mas tumaas na ang presyo ng mga bilihin mula noon. Sumirit na ang inflation rate sa 6.7% nitong Setyembre. Sa kwenta ng TUCP, sa 5.2% inflation rate, 77 pesos na ang halagang nabawas sa arawang sweldo ng isang manggagawa. Kung pagbigyan ang dagdag sweldo, magiging 832 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Survival wage lang din po kasi yung 832. Hindi pa po yan decent wage or living wage. Kasi nga po, mismong NEDA ang nagsabi talaga ang decent wage. Ang computation niyan, mga 1,400. Kasi 42,000 a month eh. Bukod sa dagdag sweldo, hinihingi rin ng TUCP na bigyan ng 500 pesos kada buwang subsidy ang minimum wage earners. Ngayong buwan magkakaalaman kung magkano ang aaprobahang dagdag sahod ng Regional Tripartite and Productivity Board. May nasabi noon si Labor Secretary Silvestre Bello na hindi bababa sa 20 pesos ang wage hike. Yung nababanggit na 20 pesos increase sa NCR, ano bang mabibili ng 20 pesos? Kalahating guhit? Lahat po kasi ng mga computations, yun po yung dokumento na isi-subject po natin for consultation and public hearing. And then pagkatapos po, the results of which will be an input po doon sa deliberation na gagawin po ng board. Nauna nang sinabi ni Budget Secretary Benjamin Jokno na maaaring makapagpalala sa inflation ang pagtaas ng sahod sa panahong ito. Pero sabi ng TUCP, palusot lang ito para raw hindi ibigay ang hiling na dagdag sahod. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.